madami ang dilata. Si tatay naman ay nag-uwi ng bigas. May kasama ding mansanas at ubas. Napansin ko na ang dami ding chinelas, samantalang tatlo lamang kaming membro ng pamilya. Pamilya Solas. Meron din mga supot na nakatabi sa hagdan. Para ba ito sa dahil ng kahandaan? Sa kalsada ay may mga parol na nakasabi. Ang mga magalakad ay nilibatang dikit. Nagsimula ng magbalot si nanay ng Luceria, ito daw ay para sa tunay na diwa ng Pasko. Ang pagmamaragi ng grasa, pagbibigay ng ligaya. Ano kaya ang ibig sabihin ni nanay? Niyaya ko ni tatay na isakay ang mga ito sa tricycle at umalis kami ni nanay papunta sa isang tahanan. Tahanan ng pagmamahal na nakasulat dito. Pagkarada pa lang, ang narinig na akong nagsisigawan. Ayan na si Santa, asul ang suot ni Santa. Ako'y pakantaka. Hindi ba pula ang damit na suot ni Santa? Sino kaya ang nakasul na Santa na kanilang sumisim na? Inilabas ni nanay at tatay ang mga supot na aming dala at ibinigay ito isa-isa sa mga batang nakapila. Masayang-masaya ang mga bata sa aming munting dala. Tila ba nakapila sila ng isang santa? Aha! Kaya naman pala, asul ang suot ng nadamit ni tatay. Asul din ang suot ko at ni nanay. Doon ko naisip na kami pala ang sinisigaw nilang nakasul na santa. Doon ko din naunawaan na hindi lang pala pula ang suot ni Santa. Dahil kahit sino ay maaaring maging munting Santa. Kahit sino ay maaaring magbigay ng tulong at ligaya. Ito pala ang ibig sabihin ni nanay sa sinabi niyang tunay na diwa ng Pasko. Ang magbigay ng tulong at ligaya sa ibang tao. The end.
ko. Kuya Simon, magpapayat ko sa pagturo nila. One, two, three, go! Okay, so maraming salamat po.
Thank you.